Good day everyone, I am Joel Reyes. I am the brand owner of Kelly Images PH. Today, ikukwento ko sa inyo kung paano ako nag-start sa business na ito. Sir, pag-usapan natin, ano sir ang work mo noon bago ka nag-business? Way back 2018, nag-start ako sa online selling nung college ako. Kailan ko magbenta sa online kasi kailan ko mabayaran yung tuition ko. So 2018 po 'yon. Anong course mo noon, sir? Bachelor of Arts in Psychology. Mm-hmm. 'Yon. So dahil medyo mataas yung tuition namin, so kailan ko magbenta sa online, so sa Facebook Marketplace ng ibang product. Actually hindi pa 'to yung product ko. Mm-hmm. So doon ako nag-start. Nag-start ako ng 6,000 lang yung pera ko that time. That time, yung nag-start ako ng items na mga prepaid Wi-Fi. Yun yung binibenta ko sa Facebook Marketplace hanggang sa nilaunch ko sa mga e-commerce dun. Mm-mm. After nun, tinuloy-tuloy ko lang hanggang sa makatapos ako ng fourth year college, last 2022 lang. That time kasi, syempre, medyo malakas yun, yung from 2018 to 2022, nakapag-save ako ng pera na. So, yun. Ang maganda kasi sa banko, di ba, pag may savings tayo, nabibigyan tayo ng opportunity ng mga credit card. Ang ginawa ko, nasabi ko, yung credit card na yon hindi pwedeng pang shopping lang. So yon sabi ko, gusto ko ng another brand name. So gusto ko naman customizing ng ano, sarili kong song brand, which is yung mga jewelries. Sinong nag-influence sa'yo nun, sir, na jewelry at customizing, ganyan? Nagkaroon ako ng interest kasi parang yung Pilipino kasi, gusto nila talaga yung mga, ano, yung mga binibigyan tayo ng regalo. Nagkakaroon tayo ng memories. So, sa pamamagitan po kasi ng mga jewelries na to, nagkakaroon tayo ng naalala natin yung mga mahalaga sa buhay natin. So, kasi bawat engraved photos na sa necklace or pendant or sa natin sa keychain, may mga kanya-kanya story yan ng mga client natin. So, pamamagitan ng engraving na yun, ini-engrave natin yung mga photos doon sa necklace. So, pagsuot natin siya, parang piling natin kasama natin yung mga nawala sa atin. And then, ang maganda rin, yun nga po, ang mga umorder sa amin, parang surprise nila sa mga ano nila, anniversary gift, yun yung birthday gift. So, yun. So, ang kinaganda kasi ng jewelry ng customizing, sa ngayon kasi, ano na siya, non-tarnish, hypoallergenic, tapos not fading. So, high quality yung materials natin. And then, ang maganda sa Kelly Images PH kasi, fast delivery. And then, affordable yung price. So, pwede kahit sino makabil. Nung like yung range siya from? From 499 to 799. So, ang maganda kasi sa product ng Kelly Images PH, meron siyang option ng iba't ibang packaging. Sa gift boxes natin, meron tayong, pwede sila magpa-customize ng ribbons. For example, congratulations, kanya, best wishes. Kung nakikita niyo yung mga colorful na boxes natin. Mm-hmm. So, yun yung mga inclusion ng package natin sa Kelly Images PH. So, saan sir nagsisimula ang negosyo mo? Like, where is the step one of it all? Ito ba sir, ini-import mo yung mga materials? Actually, yung sa Philippines kasi, kailangan natin mag-import sa ibang bansa ng mga materials. Para, which are? Kasi mas lower yung ano natin, cost natin. So, ang maganda kasi noon, marunong tayong mag-import ng kaya natin ma-avail siya ng mas mura. Opo. So, yun yung inaral ko before. Kasi, kung kukuha ko ng materials sa Pilipinas, which is parang pricey na rin. Mm-hmm. So, yun. Sa pamamagitan ng mga credit card ko nga, so, yun. nag-import ako sa ibang bansa ng mga items. Yung machine ko din, galing din siya sa ibang bansa. Mm-hmm. So, inaral ko muna siya kung paano siya i-set up, kung paano siya i-engrave. Mm-hmm. So, may step. Hindi siya basta-basta na inano ko na. Then, ayun. Yung mga materials, sir, na ginagamit mo dito po ay stainless. Stainless. High quality stainless materials naman siya. Alin po yung mga gamit na ini-import nyo? Ang ini-import po namin muna is, syempre, of course, yung machine. Yan yung kailangan natin unang bilhin bago natin i-ano yung materials. Sa materials naman po, sa ibang bansa rin natin kinukuha yung mga stainless, kaya meron din tayong assurance na high quality siya, non-tarnish, saka hypoallergenic. Bale, ang nangyayari po dito sa store nyo is the engraving. Ayan, yung bracelet. So, ayan. So, although sabihin mo, ay, customizing siya, marami na siyang katulad. Pero ang goal kasi namin, hindi kami
magbibigay ng mahal na presyo sa sa mga tao. So kailangan affordable lang yung price. Parang so, yun na po yung nagsiset apart sa inyo sa ibang brands na mas affordable po kayo. Paano siya nag-start? Hindi ka parang nagtatambak ng maramihang ganyan? Hindi. Kailangan ko mag-stock niyan kasi may mga time, may times na kailangan may mga umu-order na marami. Opo. Yung mga bulk order. Kasi mas mura ngayon sa amin. Ito 3 cm. Opo. Ito 3.5 cm. Ano sir ang smallest nyo? 2 cm. Ito sir? Ayun ganyan pa. Itong nagpakalaki. Gano'ng karami sir ang ano nyo? Ang ini-stock nyo sa, I don't know, isang sa isang ano cm, meron kami 300 pieces lagi nun. Mm-hmm. Kasi silver, gold, ganyan. Mm-mm. So, nag-stock kami noon. Tapos, pag depende kung malapit na yung mga occasion, hinaano namin talaga siya. Dinadagdagan namin yung pag-ano namin sa ibang bansa, sa supplier. And then, eto yon meron din kaming customizing ng ribbons. Yeah. Pero optional yan, kung bulk order naman siya. For example, sa wedding, sa birthday, pwede namin silang bigyan ng free ng customized ribbons. Na kunyari, for example, may kakasal, di ba? Opo. Yun. Customize na siya. Parang ganito na po yung magiging ano niya. Yung sa boxes natin. Ito ang lahat ng stocks niyo ng ribbon. Opo, ayan yung sa ribbons namin, meron din sa mga sizes ng ano. Ito yung parang sa kasi yung printer namin is multi-function siya. So pwede siya mag-print ng pageant sashes, mga ganun. Tapos clothes etiquettes, yung mga thermal sticker, customized ribbon, jewelry labels. Kumbaga connected siya dun sa brand ng Kelly Images page. Kaya meron din kaming multi-function thermal printer. Tapos, sa phone kasi namin, dito namin in-edit yung mga photo. Like, ganito pa. So, bago namin siya isa lang sa laser machine or sa thermal printer, nag-edit po kami ng mga ganito pa. So, ni-resize namin siya. So, kailangan tama yung size. You know, depende sa client. Ano po itong app na to, sir? Ano ba to? Studio, ganun. Kasama po siya nung printer? Sa, hindi po. Ano siya? Ida-download mo siya. Di ba downloadable naman lahat yung mga apps na ano? Kumbaga, yung ipaprovide lang ng printer, yung kung paano siya gamitin. Pero yung pag-edit, yung pag-layout natin, tayo na yung gagawa ng ibang ano. Like, for example, mag-edit tayo. So, kailangan natin mag-search ano yung magandang application sa pang-edit. Mm-hmm. Bakit niyo po din nagdag ito dun sa business niyo? Nag-start po kayo dito sa mga ano lang, jewelry? Oo, para kasing gusto ko may kakaiba din sa ano namin, sa kumbaga parang like this, meron kaming ganito, may ribbon siya sa back, diba? So parang pag in-open siya ng client natin, surprising. Then may meaning din yung bawat ribbon. Kumbaga, para completely sa labas complete pa package. Lang, personalized na. Personalized na lahat. I see. So, okay. So, ang mga piniprint niyo po talaga, kunyari yung brand company nila. Nag-accept din kami ng order ng mga brand name ng ibang company. Okay. Pero mas madalas dito, mga ribbons ng wedding, ganyan. Kapag mga ano, nagpapagawa sila ng marami. Well, yung foil, eto po yan. Kumbaga, kung lagay natin ay gold, gold din ang mag-appear din sa printed. Yung parang ink niya. Yung parang foil ink natin. Okay po. So, kung blue yan, mag-blue din siya. Pero kung silver yan, silver din. Ngayon, pinili namin yung black. Parang ano na talaga siya. So, bakit? Okay. Sir, in terms of doing business, paano po nakatulong itong dagdag niyong ribbons dun sa negosyo niyo? Mas nag-ano siya, pag nilolunch siya sa mga iba, friends. Katulad din ng ganito ng brand ng iba. So sabi ko, kailangan ko ng additional ano edge. Edge para hindi siya yung parang katulad ng ibang brand name. So para maiba. Kumbaga sinama ko na rin sa costing ng ano yung ano, yung box. Kasi pagdating dito, for example, ganito po siya. So meron siya sa loob na ganito. Ganyan. So pagbukas pa lang niya, tapos meron na siyang ribbon ganyan. So yung ribbon niya magiging ganito na. So, ayun, customized din yung ano natin, yung mga ribbons na gusto natin. Ang maganda sa ribbons natin, quality din siya. So, like sa engraving natin, quality din yung outcome na ginagawa natin. May mga businesses ba, sir, na nagpapaprint sa inyo ng mga ribbons? Yung mga ibang brand na kakilala namin. So, papagawa sila sa amin ng mga
company name nila. For example, cookies. So, kasi di ba, usually sa mga food business, minsan may nililigay sila dito, tapos meron sila nakalagay na sticker. Brand label nila. Sir, kamusta ang kita sa mga ribbons? Sa ribbons, okay naman siya. Nag-range naman siya ng 5 digits to 6 digits siya. So, pagdepende sa per months ng ano natin. Sa ribbons pa lang yun. Tapos dito sa ano natin, ganun din siya. Then, mas malakas siya siyempre pag mga may okasyon, like Burmans. Usually, minsan nasa 50 to 100 plus. Kasi yung price namin yan, kasi ang price kasi niya, hindi siya yung pangkaraniwan na price. Kumbaga, dahil quality nga yung ribbon, yung print niya may 500, ganyan. So, depende sa orders nila. Ang pag-print kasi ng mga company or yung mga brand name, hindi lang isa. Mm-hmm. Kumbaga, siyempre, order ako ng 10 ganyan. So, kung 500, 5,000, ayun, ganyan. Ang puhunan kasi namin dito, nasa mga 250, ganyan. So, yun. Ang isang roll? Isang roll. 250 pesos? Ganyan. Pero mura na yung 250 kung ano. Kumbaga, parang kung dahil na nga, direct na tayo sa ibang, ano. Ang mahal pala ng ribbons. And then sa print, sir, yun, kasama na po yun din sa package. Kasama baga parang yun. Yung sa printing. Okay, sorry, naguluhan ako. Kasama na siya sa foil tsaka yung ribbon natin. Depende sa gusto nilang color ng foil. Okay, so yung 250, sir, yun po para kapag nagpa-print sila sa iyo. Mm-hmm. Okay. And nag-authorize din kami yung benta ng thermal printer na ganito. Mm. Bukod dun sa engraving, pwede silang kumuha sa amin ng mga stock ng ribbons na mas mura. Mm. So, yun yung ano natin. So, kung gusto nila mag-business ng ribbons? Mm-hmm. Actually, yung mga nag-order na, may business sila ng ganyan. Meron silang sariling thermal printer and then mag-a-avail sila sa amin ng stock. Ng for example, ribbons. Laguna area. Apo. So, ito yung bibigyan namin siya ng pang, ano lang, pang yung mas lower na pang distributor ba yun? Mga magkano yun, sir? For example, ito, kaya namin bigay ng ano lang yan, 100, ganyan. Tapos, bili na lang sila ng ink nila. Yung ink kasi ng foil, marami namang gamitan yan eh. So, marami, baka ito, mga nasa 5 ganito, ganyan. Yung, ano. Isang roll. Isang roll ng foil. Pwede siyang makapag-print ng 5 ribbons na buo. Apo. Okay. Ang advantage din ng thermal printer ng ribbon, mabilis siya mag-print. Apo. Kasi may other brand na medyo matagal. So, kaya kung kailangan na ng client nun, so kailangan, mas mabilis siya mag-print. Ito sir, itong, ano tawag dito sa app na to sir? Labels. Ano bang, ano? Labels. Label shop? Apps yan. Kasama na po siya nung printer? Kasama na siya sa thermal printer. Kumbaga, meron na kaming po-provide na mga videos. Paano nila gamitin, kung paano nila ano, kasi di ba sa mga bago. Mm-mm. So yun nga, meron kami after sales support na pwede namin i-guide sila. Magkano itong printer na to, sir? Yung depende kasi meron kasi siyang version ng ano, iba-ibang ano. Meron siyang range ng 23 to 30k. Pero ang maganda noon, meron siyang 1-year warranty. Apo. So pwede mo siyang ibalik kung magkaroon ng problema. Magkano sir yung mas mura? 23, ganyan. Ayun na po ang cheapest. Tapos pataas na po yung iba. Pataas na iba. Yung baga, yung sa 23 na yun, yun makapag-start na kayo ng business. So, mm-mm. Yung supplies, ma-avail sa amin. So, mm-mm. Pwede silang mag-direct sa ano namin, Facebook page. Gold bars mo dito. Actually, ano siya, personalized gold bar siya. Like other option namin siya, talaga siya. So, ito yung meron siyang pag-open mo. Nilalagay din namin yung mga necklace dito. Ayo, so, packaging pala siya. Mm-hmm. So, ayan, gold bar. May mga na-order din kasi sa amin. Ng gold bars? Opo. Ano sir, tag dito, bukod ba sa nag-engrave ka, nag-print ka, dito kasi nagbebenta ka na rin ng raw mats, di ba? Mm-hmm. Yung ribbons, tsaka yung mga stickers, ganyan. Ito rin, sir, mga packaging mo dito, lahat sila ay for sale. Lahat for sale. Pwede silang kumuha sa'yo. Optional. Kailangan nila ng stocks. Mm-hmm. Ang pwede natin ipa-engrave, pwedeng solo picture, yan naman. Solo picture, pwedeng pet photo, ganyan, mga per baby. Mm-hmm. Tapos, couple picture, family picture. Anything. Anything na gusto nila lang. Yung may sentimental memories sa kanila.
And ito po ay pwedeng colored or black and white, sir? Actually, black and white lang talaga siya sa... Okay. Dito sa mga bilog? Kaya siya nagmumukha siyang may color kasi nga quality yung engrave. Ang maganda kasi niyan, maano siya, smooth. Apo. So, hindi siya basta-basta na ano, nagpipail. Nung sinimulan mo itong negosyo ng engraving of jewelry, magkano sir ang puhunan na meron ka? So, meron tayong puhunan dyan ng mga around nasa, ano to, 300K. So, kasi medyo ito, nasa 200 plus. Plus yung materials from packaging, kaya 300K. Yung puhunan ko doon. So, mga raw mats ang meron ka nun, sir, sa 300K? Oo, kompleto na yun. Magkano sir ang kinita mo dahil sa mga engraving of jewelry? Sa engraving for keychains. Almost 3 years, so yun. Nag-range kasi siya ng 5-digit to 6-digit. So, depends occasion. Na-ROI mo na ba, sir? Actually, ROI naman siya na ng, ano, sa 1 year mahigit ng ano natin. So, within 1 year, nakuha mo na. Apo. Kasi, kasi diba sa engraving business, marami siya yung ano, competition. Mm-hmm. So, kaya nag-target tayo ng 1 year kasi from that 1 year kasi parang inaral natin kung paano natin yung target market natin sa social media. Kung parang mas nag-aral kami ng 1 year nun eh. Kumbaga, ano ba yung pwede natin gawin, yung mga marketing strategy para mas magkaroon tayo ng sales, para madali natin makuha yung ROI. Yung sa monthly nito, nasa 5-digit to 6-digit nga po. 60K yung isang 100K na yun. Yun po yung net mo, sir. Talaga. So, parang kung gusto mo darker, dagdagan mo lang. Siyang, ano, kumbaga kami, hindi kami nakisend ng hindi okay yung quality. Kumbaga, kailangan malinaw siya, visible. Ang engrave ba, sir? Ito ba ay sinusunog niya? Yung laser. Ito yun, sir. Kaya, isa pa ito, para nakita nila. Ayan na yung printing. Tapos, marami nagtatanong sa engraving business kasi, kung lalo sa mga stainless materials, kung quality, siyempre. Siyempre, stainless siya. Although, hindi siya tunay na gold or ano, pero, yun nga, sinabi ko, yung may kanya-kanyang stories kasi yung mga stainless materials natin. Non-tarnish siya, saka hypoallergenic yung product natin. Not fading din siya. So kaya patagal siya. So, pwede siyang suotin na matagal. Lumatagal siya ng ilang years. You know. Pero kung halimbawa, ayaw nila ng necklace, meron tayong mga keychain, di ba? Marang customized, personalized keychain, tapos bracelets. Sa engraving natin, so kailangan tama yung sukat niya. May kanya-kanyang sukat niya dahil 35mm yan. Siyempre, meron na kaming layout niyan. Kumbaga, ayan sa baby. Sa baby ko, sorry. May baby na lang. May layout tayo na edited layout. So, bago sinasabit yung mga photos ng mga client, di ba? So, i-edit namin siya. Tapos, kailangan kasi maging ganyan yung out. Ano na. Na parang naka-pointillism siya. Oo, yan. Dapat naka siya. May lighten siya. Kumbaga, meron siyang tamang setup. Tapos, i-red mark natin siya para malaman natin yung tama yung ano. Kasi pwede siyang pumaling. Pwede siyang hindi tama dun sa box na ano natin. So, may tamang ano siya, procedure. May ano tayo. Sa 3.5 cm kasi natin, so kailangan mga dalawang ano laser ganyan. Ayaw namin magpadala ng yung alam yun, yung parang maiwas natin yung mga complaints, di ba? Pero if ever naman meron tayong mga na-receive na complaints from customer, so meron naman tayong after sales na ina-assist natin sila and then open for replacement. Ano sir ang mga papasa for replacement? For example, hindi pantay yung pagkaka-engrave or medyo naano sila, nalalabuan doon sa picture. Pwede yun. Pwede namin siya replacement. Which is, hindi namin sila, ina-allow namin sila ng replacement. Wala namang problema. Yung challenges namin sa customizing kasi ng laser machine, nga po, dapat yung, ano mo, yung layout mo, maganda, pagkaka-layout nung sa, ano, kasi pwedeng hindi siya mag-produce ng sobrang, kaya ng sobrang visible. Kailangan tama yung pagkaka-layout nung, ano, picture, yung mga block. Ayan. Kasi di ba ang engraving machine, nagpo-produce siya ng black and white. Mm-hmm. So kung ilalagay namin dyan, colored, hindi siya masunog. Ang nagiging disadvantage or challenge sa mga ganyan, pwede siya masunog. Mm-hmm. Pwede siyang, alam mo yun, sobrang dilem nung feature. Which is, ayaw naman namin magpadala ng mga ganun. Na hindi na nila ma-distinguish yung kailangan print. Kailangan kasi nakikita nila.
Kaya kailangan mo siyang aralin talaga maigi. Yung machine. Oh, yung laser machine natin. Kasi kung mga before, kunyari, magpadala ka, isang laser lang ginawa mo. Minsan may, you know. Ayan. Pero ang laser machine kasi may iba-ibang version yan. Mm-hmm. So, may iba-iba siyang, depende sa watts. Kumbaga, mayroong mabagal, mayroong mabilis. So, ayan, tamang, ano na yan, ang bilis ng ano namin. Bakit yun ang pinili mo, sir? Yung sa... Yung tama lang ang bilis ng print. Kasi pwede pa na yung ma-adjust yun. Pwede pa namin yun. Kasi kung mabilis yung laser mo, tapos nakapag ano ka ng wrong, ano, mali yung layout mo, mabilis yung ano nun. Yung print na print, agad, hindi mo na ma-adjust. Yun kasi na-adjust. Ilang minutes to, sir, bago ma-completely printed? Yung 5 minutes, ganyan. Magkano, sir, yung nagiging raw mats mo? Kasi sa raw mats kasi, ang bawat necklace natin, nabibili natin yan ng 50 pesos, ganyan, $1. Tapos complete set, ano na yan, necklace. Tapos sa... A complete set na siya. Like meron ng chain, ano, meron chain, pendant. Pero yung sa packaging, magpapakustomize tayo, which is nasa 100 plus. Ganun. So kaya, pwede mo siyang i-ano, kumbaga kung ikaw yung brand owner, pwede mo siyang i-ano talaga, magbigay ng discount. Kasi kung tutusin, pwede naman ako mag-resell sa ibang, ano, mas malaking company. Pero ang naisip ko, gusto ko yung brand name ko, yung pwede ko siyang, pwede yung maka-avail, yung mga nasa laylayan, yung mga ganun. Kumbaga parang kahit sino pwede mag-avail. Kumbaga, kasi sa ibang brand, sobrang mahal. So sa amin kasi, pwede natin mapababa yung price. Anong pinaka-bestseller sa'yo, sir? Yung bestseller namin is yung mga ano talaga, necklace. Usually 3cm, 3.5. Kasi doon yung mas ano. Okay. Merong iba kasi, sinusuot talaga nila yung sabi ko nga. Minsan, tinatanong namin yung client, okay, ganito po yung size niya, kinaklarify namin. Mm-hmm. So, okay lang sa kanila yun. So, meron naman iba, gusto minimalist pa tawag doon. Okay. Yung parang 2cm. Maliit lang. Pero, mas maraming nabibili sa amin, 3cm, 3.5. Talaga po? Mm-hmm. Sa 3.5, minsan, sa event yon yung mga ibang mga group organization, 3.5cm, parang ginagawa nilang pang-award. Parang, ano, may logo nila. Yun. Pero ang mas marami sa amin nagpapagawa is more on a couple pick. Tapos, sa mga per baby. So, ayun yung behind the, ano, yung secret ng mga machine. Kasi kung baguhan ka, so, siya mali-laser mo, yung, ano, yung malalabo, di ba? Kailangan, meron tayong adjustment na ginagawa. Kumbaga, continuous yung gagawin natin na aral, lalo sa layout ng ano natin, ng mga photos. So, lagi kasing nagkakaroon ng ano eh, ng may mga improve, di ba? Lalo sa mga application ng mga photos. Pag-edit, dapat mas magaling yung layout artist mo dyan. Kasi nakasalalay sa kanila yung pag ano ng picture natin, kumbaga yung outcome. Pero so, yung pantay-pantay. Opo. Yung pagli-layout, sir, inaral niyo rin po. Ah, ayan. Bago kasi sa ganito, sa kailangan ikaw muna lahat. Para aral mo. Then, tsaka mo siya ititrain sa mga staff, sa kagaya niya, kung paano mag-laser. Opo. Sa kanila, kung paano pagsagot sa mga chats, sa packaging. Mm-hmm. Kumbaga, pinagdaanan mo lahat yun, inaral mo lahat yun. Mm-hmm. Kumbaga, pagka, like, say, huwag naman sana, may emergency, hindi sila nakapasok. Kaya mo Opo. Siyang gawin lahat. Target market namin, actually, ang nationwide naman yan, kahit sino pwede naman mag-avail. 18 years old pataas. So, pero minsan may nag-avail sa amin, mga high school student. Alam mo yun, gusto nila magregalo sa mga ano nila. Tapos, yung target, more on online. So, online lahat yung market ko. Since dun nga ako nag-start noong 2018. Apo. So, inaaral ko siya kung paano pag-set up ng Facebook page. Kung paano yung advertisement, lahat yun. Hindi kasi pwede siya sa Facebook page, basta ka nalang magbabayad ng ads. Mm-mm. Kailangan alam mo yung tamang target audience doon. Minsan, sa social media, sa online, nag-waste tayo ng pera doon sa advertisement doon. Porque nakita mo, boost ads, boost doon tayo agad, di ba? Pero may mga ano doon, tamang setup ng target audience doon sa mga sa Facebook. Inaral niya rin po. Oo, kailangan mo siyang inaral. Kasi hindi pwedeng nag-setup ka lang ng Facebook page mo. May isa mo nagbabayad ka continuous, di ba, yung billing mo doon. Tapos, wala mo siya na nag-inquire. So, kailangan meron ka ding
tamang mm-hmm. setup nun. At the same time, kumuha ka din ng mga taga-promote mo, gano'n, sa social media. Gano'n. Ito na siya. Yeah. Mukha siya talagang may, may color. Yeah, para siya may color. Yun nga po yung advantage nung sa amin. Any apps or ganyan? Hmm, naman. Pwede sa photo. Tapos isa-send you po sa kanya. Mm-hmm. Paano, sir, kapag kakunwari, ano, hindi siya centered or mali yung print, paano loss ba yun on your end? Mm-hmm. Parang iulit kami ng laser, ganyan. So, yun, meron din kami adjustment sa ganun. Ngayari, sa part ng layout, hindi kaya ulitin yung layout. Ganun. Mm-hmm. Pero sir, in terms of kunwari, mali, nagkamali, ganyan, paano yung losses mo doon, sir? Ano naman yun, kasama na sa costing namin. Ha? Kanyari, hanggang ano, tatlo, ganyan. Okay na yun. Hanggang tatlo ang maximum mo? Oo, nga, pwede namin. Ano, okay. Pero syempre, dahil nga yung may aim tayo na ma-provide natin yung ano natin, okay lang yun. Kumbaga parang, so babawi kami sa ibang ano na lang na. Pero hindi naman kasi laging may mali na engraving, ganyan. So ganun yun, part yun ng business. Itong app na to, sir, ito ba software pala, ay kasama na rin dun sa printer. Usually po kasi ganun, ng laser machine, kasama na rin siya dun. Meron din siyang included na CD na parang video. Tutorial natin. And itong machine na to, sir, ay pwede nilang bilhin sa'yo, tama? Yeah, pwede rin namin siya, ano, commission-based. Sir, kapag ba, ano, kunwari, company, ang ano, magpapagawa sa'yo, magkano ang... bumababa ba yung presyo kapag mas marami silang papagawa? Oo, yes. Meron kaming offer ng bulk order doon. Mas mura siya. So, kunwari, sir, at yung 299 yung bracelets, kapag bulk siya, nagiging... Sa 199 na, meron na siyang ano, gift box talaga. May boxes na rin doon. Oh, amazing. Yan, pang giveaway company. So, usually, sa mga order sa amin, sa mga, yung sa keychain, yung logo ng company nila. Tapos, optional din yung, may choice na sila sa box na gusto nila. So, yeah, mag-uwi talaga siya ng oras, pero ng minutes lang naman. Pero, ang target namin kasi sa daily, ma-out yung mga pending agad para mabilis yung delivery ng sa mga carrier. Kasi, yun yung, kaya rin naman nagustuhan nila yung brand ng Kelly kasi nga, mabilis, mabilis mag-deliver. Kumbaga, order ngayon, lalo kung Manila area, meron din kami same day delivery. So, yun. Kahit ang Manila. Meron kaming daily na gano'n. Meron kaming tie-up sa ibang ano na partnership. Sa isang araw, sir, gano'ng kadaming ano, necklaces, keychains, ang nasa-serve niyong orders? Ayan. Sa ngayon kasi meron medyo ano, 30 ganyan. 30 necklace, ganyan. Tapos mga ano, sa keychain, mga 10 ganyan. Tapos, pag bulk order. 10 keychains. Pag bulk. Pero sa bracelet namin, mas may mga na-order sa amin na same day delivery kasi madali siyang gawin na. So, yun, sa tie-up namin na yung Flower Store PH, meron kaming partnership doon. So, yung ma-delivery na same day, meron kaming ano doon, flat. May partnership kayo na Flower Store. Yun, same day delivery kami doon. Free shipping din siya. Tapos, mas mura din. Kaya mas marami ding na-order. Sir, meron bang machine na mas mura? Yung sa company namin, meron sila ngayon bago na ano, may oras lang kung ilang oras lang siya pwede mag-gap. For example, 10,000 hours. Meron siyang price ng 50,000 lang naman. Para sa mga gusto mag-start ng business, merong laser machine. Yung that time kasi, noong 2022, ayun lang available, yung pinakawala ng ano nila, 200,000. Yun lang po ang binili niya noon. Pero wala pa kasi sila ng bago na parang mas mura na, mas pwedeng bit-bitin. Actually, yung mas magaan na yun, pwede mo siyang dalhin sa... Pwede ka mag-offer ng mga wedding, sa mga wedding, sa mga debut. Kasi mabibit-bit mo lang eh. So, unlike kasi nitong yung dati na, mabigat. Parang on the spot. Oo, yung ano. Na-try mo na yan, sir. Nakita ko lang siya sa ano namin, nung sa demo namin. Mm-hmm. 50,000, pwede na rin. Kung mag-start ka ng business. Ganun yun na ha? Opo. Parang sa 50,000 hours. Hindi, 10,000 hours yun. 10,000 hours. Pero 50,000 yung price na. Na mas, okay. Mga gano'ng karami yung magagawa mong engraved items? Ko. Ay, depende kasi yun sa daily ano nila. Etong iyo, sir, ilan sa, siya? Actually, ito ang tingin ko dito sa machine na ito, parang 5 years mo yung magagamit. 5 years mo siyang magagamit. Sir, gano'ng katagal yung ano, bago ka kumita?
Di ba sa, nag-invest ka ng 300k? Ilang months mo yun bago nabawi? Sa akin kasi yung Kelly image, challenging sa akin to eh. Kasi siyempre, mas sanay ako dun sa mga product na detailed na eh. Yung parang post ko lang sa Facebook, tumagal detail. Unlike kasi dito, ang dami kong ginawang adjustment from layout. Kasi hindi naman ako marunong mag-layout talaga. So, inaral ko siya. Tapos, yun nga sa Facebook ads, pag-setup ng Facebook. So, yan. So, gano'ng katagal? So, ano namin siya na 6 months pa yung ROI namin. Tapos, ayun. Rotating na lang yung income. Restock ng supplies. Bili na lang. Kunyari, wala lang kami stock. Bibili na lang kami sa supplier. So, for customize. Mm-hmm. Yun nga, yun yung mga magiging ano, parang disadvantage sa machine. Kailangan mo siyang pagka ano, ikaw ang mag-a-adjust para sa kanya. Siya. Kaya nga meron siyang parameter dito na ano, mm-hmm. Yung mga parang ano ng mga machine, laser, na nagbibisit ng laser, yun. Pwede sila magkaroon ng mas maraming raw mats na recheck, ganyan. Siyempre, yung mga supplier din kasi sa ano, iba-iba rin sila lang ano. Kumbaga, ang ginagawa namin sa supplier, kumukuha kami ng iba-ibang sample nila. Kumbaga, ano yung pendant na magandang mag-glaze for ganun. Kasi depende rin sa thickness. Mm-hmm. So ayan, may mga ganyan. Merong talagang okay na okay sa unang ano pa lang. Hindi, ano, para sa akin, yung ano, distraction na rin yun. Kumbaga, pag business owner kasi pipili ka lang eh. Hindi naman pwedeng bibigay sa lahat. Happy relationship, successful business. Hindi pwede. Kung successful business owner ka, pwede mag-fail ka dun sa relationship. Maaaring yung pinili mong partner, hindi kayo tugma or match dun sa gusto nyong goal. So, kaya importante, kung ikaw ay isang business owner, dapat yung partner mo din, parang hindi ko naman sinabi business owner din, baga, naiintindihan niya yung ginagawa mo. Kung magkaiba kayo, pwede mo siyang makonsider na distraction na lang. So, pag gano'n na lang, kailangan nating stop na lang yun. So, hindi kasi pwede magkasabay talaga yun. Yung, para sa akin, gano'n yung experience ko. Kung pag okay kasi ako sa relationship, napababayaan ko naman yung sa business. Parang nagkakantay ng problema, gano'n. Pero, pagka naman okay yung resulta sa business, so, mawawalan ka naman ng gano'n. Parang siguro, swertihan lang na meron tayong bibigyan tayong parehas. So, yun yung pinaka-isa sa mga naging ano. Kaya minsan, focus lang din talaga ako sa business kung ano. Business mo na pag-engrave ng necklaces, jewelry, and keychains, and printing pa ng iba. How has this changed your life? So, nagbago siya nung naging online seller ako. Dati kasi ang pangarap ko lang, makagraduate ng college, tapos magkaroon ng trabaho, mag-employee. Pero nung pinasok yung online selling, doon ko na-realize na ito pala yung way para ma-achieve ko yung goal ko na na baka matagal doon sa papasukin kong industriya, di ba? So, kaya mas pinursyo ko yung pagiging business owner, self-employed. Although maraming challenges, maraming kailangan, maraming disadvantages, tsaka failures. Kasi kung hindi tayo mag-take ng risk, di ba? Walang mangyayari. Kung di ako nag-online seller, mag-apply ako ng HR sa company, di ba? Pero syempre, iba yung plano ng Diyos sa atin. So, dito tayo dinala kung saan tayo nagkaroon ng resulta. Nagkaroon tayo ng mas mabilis na resulta sa buhay. So, and thankful for that kasi yun yung, dahil sa online selling, sa ganitong mga business, nagkaroon tayo ng magandang, yung mga goal pa lang nung iba. Kumbaga parang binigyan.
yun. So doon tayo sa magandang gagawin. Kahit sabihin tayo ng kung ano-ano, at least meron tayong napatunay sa sarili natin. Kailangan masaya tayo sa ginagawa natin. Kung pipili tayo ng business, importante yung product of choice. Maraming nagpipild sa product choice. Marami kasi may pera, may puhunan. Pagdating dun sa point na yon, dun sila nagpipild. Pwedeng maraming katulad, kulang sa strategy, kulang sa product choice na yon. Kaya dapat, ang unang-unang pinag-iisipan ng mga starting ng business, product choice. Yan dati sa mga LMM company, yung mga multi-level marketing. Siyempre, more on that, food supplement. Parang naging wrong ano sa akin yun. Kasi siyempre, hindi naman siya, parang ang hirap. Ang hirap yung market. Parang hirap. May, ano, magrang as. Pero doon ako natuto sa mga ganung company. Nah. Ng mag-accept ng rejection. Pagka marami kasi tayong rejection sa buhay, mas ano yun eh, at lalo tayo naging strong. Doon tayo naging, doon tayo natututo. Kaya ayun, pag sabi nga nung mentor ko dati, mas marami tayong rejection, failure sa buhay. Mas magiging successful tayo. Kaya tuloy mo lang yung 2 to 3 years. Kasi wala namang, ang number one, nagsimula naman sa zero yan eh. Hindi pwedeng one yung mauna sa zero. Kumbaga, mag-start tayo sa zero. Lahat, parang tiyaga lang. Hello everyone, iniimbitahan ko po kayo na i-follow niyo po ang aming Facebook page na Kelly Images page. And sana ma-avail niyo po yung aming personalized necklace, keychain, and bracelet.